Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para pag-usapan natin yung sinasagawang procedure para magkaroon ng access ang isang pasyente sa pagdadialysis, no? So, bago ko po talakayin yan, sana po kung ngayon ka pa lang po dito napadpad sa aking video, sana po paki-hit po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka po sa aking videong mga gagawin. At sana po paki-like and share na rin po ang videong ito sa iba, no, para maging aware ang lahat at para maintindihan nila kung ano ba talaga 'to, no. So panoorin niyo po. Bago po sumailalim ang isang pasyente sa pagdadialysis, no, meron pong kailangang procedure na gawin, no. Ito po yung magiging access ng pasyente para po dun sa pagdadialysis, no. Meron po tayong apat na klase ng access na isinasagawa, no. Ito po yung CVC o yung central venous catheter, tapos po yung AV fistula, tapos yung AV graft, tapos po yung peritoneal dialysis catheter, no. So yun po mga ginagawa. So ito pong CVC or yung central venous catheter, ganito po yan, no. Ayan po, no. So pwede pong ikabit po yan ang catheter dito sa may leeg natin sa dibdib o kaya doon po sa may singit natin, no. Yung sa leeg po yung internal jugular vein, tapos yung dito po sa may chest natin direkto doon sa may central vein natin, tapos doon pa sa may singit natin yung femoral vein. Ang ikalawa naman po ay yung AV fistula, no. So yung AV fistula po, meron po akong video po niyan na galing po sa Facebook page, no, na naka-post po doon. Ito po yung link, no, paki-click niyo na lang po dito sa may description nasa baba. So para mapanood niyo kung paano isinasagawa 'yan, no. At ito naman pong AV graft, ang procedure po niyan ay parang katulad lang din ng paggagawa ng AV fistula, no. Kaya nga lang po, imbis na pagdikitin po yung artery sa vein natin doon sa may arms natin, eh ang ginagawa po, no, gumagamit po ng tube doon para yun po ang maging access ng ano, no, pagdadialysis. Tapos ito naman pong peritoneal dialysis po, dito po yung kinakabit po sa may chan natin, no. Ganyan po nasa illustration. Ayan po yung isang access na pag nagdadialysis ka po ay maaaring sa bahay mo gawin, no. May machine ka lang na doon na gagamitin. So pwede mo pong gawin 'yan. So isa-isahin nga po natin 'to, no. Bigyan ko po kayo ng konting background tungkol dito sa mga access na 'to, no. Etong central venous catheter po, ito po yung ano po, no, yung emergency dialysis, no. Ito po ang kailangan gawin kung wala ka pa pong AV fistula or AV graft. Diyan po padadaanin, no. So yan po ang magiging access mo po, no, sa leeg o kaya sa singit or sa dibdib, no. So most commonly yan, it's either na neck or ano, yung sa singit po natin, no. Depende po yan dun sa doktor kung alin po ang mas accessible. Tapos po talakayin muna natin po yung ano, no, yung peritoneal dialysis catheter, no. So yan po isinasagawa naman po yan kung talagang any access is not possible, maaari ka po magperitoneal dialysis. Kaya lang po may mga disadvantage yan po, no. So kailangan trained po ang kasama sa bahay ng pasyente at mismong yung pasyente kung paano isinasagawa yan at yung pag ano din, no, yung proper caring po doon. So kaya po bihira din po yan i ano ng doktor. So dito naman po sa AV fistula at AV graft, na yung AV fistula po, yun po yung most common na inaano po, no, ipinapaano sa pasyente, no, na isagawa para sa access nila sa dialysis. Kasi po ito na po talaga yung gold standard na talagang prefer na gamitin, no, kasi po marami pong advantage to, no. Though ang advantage niya lang matagal po siyang mag-heal, no. Yung sa CVC po automatic yun, no. Kaya po for emergency nga po yun, no. Once na ginusto mo na mag-dialysis, pwede ka na pong kabitan doon agad-agad. Kaya po mas prepare tong AV fistula po kasi po bihira po ang clotting diyan, no, clotting problem diyan. Hindi po nagka-clot basta-basta diyan ang dugo natin, tapos halos hindi po ano tayo prone sa infection, no. At higit sa lahat, pwede natin magamit ng ano, nung pangmatagalang panahon, minsan kahit hanggang 10 taon pa po pwede po 'yang gamitin. At ito naman pong AV graft, parang ganun lang po din yan, no. Ang disadvantage niya nga lang po, prone siya sa ano, clotting, no. Madali maaaring magkaroon ko kagad ng mga problema sa pagbabara diyan sa ano na yan, sa AV graft na yan.
At isa pang disadvantage niyan, hindi po siya tumatagal, no? Hindi po siya long-lasting, no? Hindi siya kagaya ng AV pistola. Marami nagtatanong sa akin sa page na bakit daw kailangan na nilang magpagawa daw ng AV pistola, no? Nire-require na ng nephrologist nila, kung hindi pa naman talaga kailangan mag-dialysis. Well, ang inyong nephrologist, hanggat maaari, pipilitin niya talagang, na hindi ka muna mag-dialysis muna talaga, no? Pero kung talagang alimbawa sa pamamagitan ng inyong mga medication, no, hindi po kayo nag-i-improve clinically na nananatiling mataas ang inyong creatinine, uric acid, mga urea, tapos yung hemoglobin niyo po hindi na tumataas, mataas ang BP niyo, hindi na nako-control. So maaari na pong mag-dialysis kayo talaga niyan, no? At habang pinipilit niyang ibaba na ang mga bagay na yan, no, ipipilit niyang at least kahit papaano bumawas, no, bumawas yung mga problemang ganyan, ire-require niya na magpagawa ka na ng AV pistola, no? At ang gumagawa po niyan ay isang thoracocardiovascular surgeon. Sila po ang gumagawa niyan. Kung gusto niyo po makita kung paano po ginagawa yan, pakiclick na lang po ang link sa baba, no, sa may description. Andiyan po na pinakita ko po diyan kung paano po yun isinasagawa. Rine-require na po kasi yan ng inyong nephrologist kasi hindi po pwedeng kung kailan lang magpipail yung kidney natin, saka pa lang po magpapagawa. Kagaya po ng nabanggit ko, ang healing process po, umaabot yan ng 3 to 4 months, no? So, kung nag-fail agad yung kidney mo, tapos wala ka pa po nun, so, ang mangyayari po, emergency dialysis. So, dito ka po kakabitan, no? Kaya sa may singit, so, ganun po ang mangyayari. At hindi po pwedeng porke kinabitan ka na dito ng ng catheter, no, sa nag-ano ka na nag-emergency dialysis ka na laging ganun na lang ang gagamitin mo. Pag natapos po yung pagda-dialysis mo sa ganun at medyo gumanda na yung yung result mo, papagawa ka pa rin po ng AV pistola, no? Kasi kailangan po mag-heal na pagdating ng panahon para yan na po ang gagamitin mo, no? So minsan maagang nire-require yan na magpagawa ka ng AV pistola para kalaunan habang tumatakbo yung panahon, kung talagang kailanganin mo, at least maaring healed na. So, pwede nang gamitin. So, ganun po ang nagiging principles po niyan, no? At kayo pong mga nagawan na po ng AV pistola, no? So, lagi nyo pong i-check po yan, no? Lagi nyo pong obserbahan, no? At paano mo ba masasabi na maganda yung yung AV pistola mo, no? So, siyempre, titingnan mo palagi. Lagi mong i-check po kung may pamamaga, no? May pagdurugo or yung namumula, no? So, lagi mo pong i-check yun para kung mapansin mo po yun, konsulta po agad dun sa sa surgeon nyo. Tapos, ipipil nyo po yung yung thrill na tinatawag, no? Yung thrill po, no? Yun po yung vibration. Yun po, no? So, pag hinawakan mo po yan, may mararamdaman kang vibration po doon. Yun po yung tinatawag naming thrill. Tapos po, sa pakikinig naman, no, yung sound, no, mas maganda kung may gamit kang stethoscope, no. Malalaman mo po kung maganda yung lagay ng pistola mo. Kung ganito po ang tunog, ayan po ang example. Oh. Pakinggan nyo po. Yan. At kung may something na pagbabara, no, hindi maganda yung lagay ng pistola mo dahil maaring barado at hindi nakakadaloy masyado yung dugo, no, ganito po ang tunog noon, no, yung may howling na tunog. Ayan po, pakinggan niyo po. So ganyan po ang maaari nyong marinig kung normal ba siya o may problema, no? Ganyan po ang maririnig nyo. So yan po ang maikling talakayan natin para sa mga procedure na isinasagawa para magkaroon ka ng access sa pagda-dialysis. At sana po dito sa maikling video na ito ay may natutunan po kayo. Ngayon hindi na po kayo basta-basta magtataka kung bakit nire-require na sa inyo na magpagawa na kayo ng AV pistola samantalang hindi pa naman talaga kailangan isalin kayo sa dialysis, no? So, yan po ang rason. Siya nga po pala, nagpapasalamat po ako sa mga taong patuloy na sumusuporta ng channel na ito, no? Para sa mga dagdag kaalaman tungkol sa usaping medical health. Hindi ka pa man po nakasubscribe sa channel na ito at or kung nakasubscribe ka naman na, sana po i-follow mo rin po yung aking Facebook page na Master Galen. So, ayan po.
Marami rin po kayong matututunan doon, no? Marami kayong mga tips na mababasa po doon. At ito pong page na to, maaari nyo po ako ditong i-direct message din, no? Kung may mga gusto po kayong linawin or kailangan nyo po ng opinion or pagpapaliwanag or mga some medical advice or yung mga bagay na naguguluhan kayo, no, na hindi nyo maintindihan, na hindi na sa inyo naipaliwanag masyado dahil nga sa dami ng pasyente ng mga doktor, hindi na kayo na bibigyan ng further explanation, no? So maaari nyo po akong i-message po dyan, at pag may time po tayo, lahat naman po yan sinasagot ko, no? Medyo minsan natatagalan nga lang po, pero wala naman akong pinapalipas na message, no? Kung anong naunang message, yun po talaga ang unang sinasagot ko, no? Pasunod-sunod po yan. So maraming salamat po, hanggang dito na lang po. Ito po si Master Galen, kita-kita uli po tayo sa next video. Paalam.